naiinitan talaga siya. No, ayaw na ayaw niya nang na lililiman. Okay naman mga ka-farming, no. Then pag tinignan natin ang moist, kanina po maulan. Yes. And then kaya yan, no, very wet. Nasa lang. What's up sa inyo mga ka-farming, no? Ayan, it's rainy day. So, ngayon pag-uusapan po natin kung paano mag-establish ng dragon fruit farm. No, so ngayon ay nandito kami sa Saknangan, Pilar, Sorsogon. So, nandito tayo si Boss Jerome. Boss, shout out. So, ayan, pag-uusapan natin ngayon mga ka-farming kung paano mag-establish ng dragon fruit farm. Ano yung mga essential na tips o kaya advice na makukuha nyo sa video na to kung paano mag-establish ng dragon fruit farm. Ayan, no, nakikita nyo. Ayan. So ngayon, meron pa lang kaming i-establish dito na mga poste. Ayan. Mga ilang poste to, Boss? Bali, 110. 110. Ayan, second batch. Pero may nauna na kami doon. So puntaan muna natin yung mga nauna doon, mga ka-farming, no. Ito ay bagong grass cut. And ang tawag po nito ay staking. Ano, hindi po to yung beef steak. Yan, staking dahil para makita nyo kung ano ba yung kalalabasan ng poste kapag ka naglagay tayo ng mga stick. Yan, para makita nyo yung parang perspective na kalalabasan kapag ka naglagay tayo ng mga stick. Nandito tayo sa pinaka first, ano, first na mga nauna, mga ka-farming, no. So, unang-una, ang may a-advise ko para sa successful na pag-establish ng dragon fruit, dapat po ay open field. Ayan, kung makikita nyo naman, ayan, oh, open na open to talaga, open. Ayan, oh, maulan. And then open field po siya. And then syempre kasi dragon fruit kailangan isa tong photoperiodic, ano, photoperiodic plant, kailangan dapat ay naiinitan talaga siya. Ano, ayaw na ayaw niya nang na lililiman. O kaya naman mga ka-farming, no, ang kagandahan dito sa area na to ay kahit open siya dito sa location na to, dito sa out of lot ng farm ay wala masyadong matataas na puno. So kahit sunrise at sunset, still maiinitan pa rin siya. O yun, tip number one, dapat open field. So pangalawa mga ka-farming is yung soil natin. Ano? So nagtanong sa amin dito si Sir, yan, shout out Boss Gary kung nanonood ka man ng video na to. Yan. Sa mga viewers natin diyan, ang pinaka dapat i-secure natin is yung bukod sa pagiging open field, ito yung soil natin, no. Nag-advise ako dito kila Sir upang mapabuti yung para maging successful yung kanilang pagtatanim, dapat mataba yung kanilang lupa. Ayan, no? So bumili sila ng mga manure. Ayan, nandoon kanina yung mga manure, rice hull, minsan may mix pang carbonized rice hull. Ayan, kasi dito sa Pilar, Sorsogon, meron ditong mga farm ng mga poultry. Ano, poultry farm. So, nakakabili ng mga ipot ng manok. A few moments later. So, ito yung ating mga, ano, no. So, ito yung ating minimixa ng manure para sa media doon sa mga puno ng dragon fruit. So, anong kuan ka di, ratio? One bag na manure. Limang bag na sa simento ng lupa. Tapos, isang bag din na... Ito yung kwan, rice hull. Rice hull. So, sa mga nanonood mga ka-farming, no? Doon sa... Yung ano kasi, yung ratio kasi ng paggawa ng media. Parang ano kasi yan, eh. Parang kung saan ka... Kung saan fit ang inyong tanim. And then, baka kasi isipin ninyo, yung ano, baka kasi yung isipin ninyo, yung rice hull, no? Baka kasi mga farming yung rice hull, isipin ninyo na mainit siya kapag nabulok. Sa dragon fruit, hindi po siya masyadong masilan, no? Hindi tulad sa ibang gulay, ano, kung ilalagay mo ang gulay na fresh yung rice hull, hindi po siya maganda kasi nakaka-attract siya ng mga mites, no? Pwede siyang tirhan ng mga peste. Pwedeng makasira sa ating tanim na gulay. Pero sa dragon fruit po, hindi po siya masyadong
nakakasira. So, kahit ako, nakita nyo sa aking ibang previous vlog ko na naglalagay ako ng manure na may kasamang ipa. No, napakagandang pang-mix nga yan. No, hindi siya nakakasira. So, problema lang naman kapag may mga alaga kang chicken dito. And since, siyempre, kakaykayin yan hanggang sa magsianuhan yan. Maflat yan na ano natin na yan, manure. Yan. So ngayon mga farming, meron tayong parang tester. Three-way tester para sa moist, light, and pH, no? So para ma-sure natin yung ating soil media na gagamitin, na ilalagay bilang pataba sa ating tanim, pwede tayong gumamit ng tester. Ano? Hindi, may na-order ni kasi sa Shopee. Yan, sa Shopee. Yan, order na lang kayo doon, nakaka-farming. So, meron tayong three-way tester. Makikita natin. Set lang natin kung sa pH or moist. So, ngayon nakaset siya sa pH. So, let's see how ang measurement nito pagdating sa pH niya. So, yan mga farming, no? And kung makikita nyo itong acidic, ito naman yung pagiging alkaline niya. So, ang pagiging neutral niya is nasa, yan, 6, 5, 7, ganyan. So, 5, medyo ano na nga yan, acidic. So, makikita natin is nasa 7. So, yun mga ka-farming, no? 7.5 ang pagiging, ang pH level niya. So, napakagandang pang-kondisyon ng lupa. And then, pag tinignan natin ang moist, kanina po, maulan, yes. And then, kaya yan, no? Very wet. Nasa lampas sa 10. Ano? Lampasan sa atin, oh. Sagad. Sagad na sagad. So, yun mga ka-farming. Ayan, so, makaka-assure tayo na maganda yung ating soil media. So, pag maganda yung ating mixture ng media, is magiging successful yung ating dragon fruit. Ayan. A few moments later. So, ayan, no? So, hindi mo kailangan na ipatraktura itong lahat. Ang kailangan mo lang na i-prepare sa lupa, yung mismong spot na pagtataniman natin, mga ka-farming, no? Ayan, pangatlo, para maging successful yung ating dragon fruit farm, is yung ating mga cuttings. Ayan, kung makikita nyo yung ating mga cuttings is very mature. Ayan, no? Ayan, may mga binungahan siya. Ayan. So, sa dragon fruit plant is napakadaling mabuhay ng mga cuttings ng dragon fruit. Ano? So, kahit minsan inilalagay lang yan sa bakod, madali siya. Kaso, dapat mature siya para madali siyang mamunga. So, ganun po yung pang third advice ko para sa magpapatayo ng dragon fruit. At pang-apat, no? Isisecure natin tong mga poste. Yan, makikita nyo. Ang ginagawa ni Boss Jerome, talagang hirap na hirap siya sa pag-bend nitong bakal. Talagang napakatigas, no? So, ayan, makikita nyo sa video yung paggawa, yung ano nila, yung parang frame nila nitong post. Ayo, sa frame. A few moments later. Kaka-farming, no? Nandito tayo sa paggawa ng frame ng poste. Boss Jerome, ilang ano to? Ilang sukat to? 6 feet. 6 feet itong taas niya. Tapos no? Plus 40. Plus 40. Para sa pag-bend ng ano nung sa gulong, no? So ito ay 9 mm. So nakikita nyo, tatlo yung frame. Tatlo tapos isang anilyo. Apat. No? Ay, ano? Apat na anilyo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lima pala. Limang anilyo. Talagang strong na strong to. Yan. So, itong kagandaan ko parang kapag mayroon kang welding machine. Ayan, oh, spot na lang. Hindi ka na mahihirapan pang magtatali niyan sa ano? Sa alambre. Iyo. Nakakapatagal pa yun, ano? Nakakapatagal pa yun yung pagtatali ng alambre. So, maganda na lang is spot na lang dito ng ano? Ng welding machine. So, doon tayo sa ginagawa nilang mga kwan, mga poste. Oh. So, ito yung precast na mga semento, mga farming, no? This is total of 19 concrete post. Ayan, tinatanggal ni Bossing yung ano, hulmahan. So, ang ginawa nila is, amo ka di kan, kwan ano, 3/4? Ini ano, 3/4 marine plywood. Kokolang pare. Jadi? Jadi? Iyan 1/4. Ah, 1/4 lang. 1/4 na marine.
So ito ay kokolamber lang ano. Eh pinanipis nyo lang ano? Bali 4x4. 4x4. 4x4 by 6 feet. So ito po ay 4. Ayan no. Ayan 4 and then 4 din itong kanyang ano kapal. Ayan no. So kaya so let's try mag-harvest nitong ano poste para makita ninyo actual kung paano namin gumawa ng quality na poste. Pero harvest na. Okay. So yan, makikita nyo ka-farming kung gaano ka-solid ang mixture ng semento, no? Ayan, no? Mamaya malalaman nyo kung ilan yung ano nila, mix nila nito. Ayan, makikita nyo, no? Solid na solid. Talagang kita naman sa kulay. Minsan napapansin agad sa kulay yan. Kapag ka maganda yung paka-mix nyo ng semento. No? Ayan, no? Salipot, yan, tutukiin na sana yan. Pag natutol siya. Niya kung didi. Hindi pwede. Ano yan? Diretso na yan. Dumato na yan. So yun no, maka-farming no. Yan no. Solid na solid yung side niya. Ayan. So ganun lang yung paggawa ng poste. Recast. Kaya sa mga nag-i-start dyan magpatanim ng dragon foot no. At least eh, magkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng concrete post. Yun! Ay, grabe ah. Ayan, no? So, ito yung ating ano, ilalim, no? Sa so, trapal. Ito yung sa trapal. Makikita nyo, wala siyang masyadong ampaw. Yan. Na, mga ka-farming, no? Pag nakita nyo may ampaw yung poste nyo, huwag nyo nang ituloy kasi sigurado yan yung weakest point ng poste. Kapag lumago yung dragon fruit, maaring yun ang maging point nung pagkabali niya. Magiging sayang lang yung ating effort niyan. So yan oh, makikita ninyo mula sa baba hanggang sa taas. Ayun, wala siyang masyadong yung mga malalaking bato na nakalagay diyan. Solid na solid yung kanyang ano. So sikreto diyan is yung mixture. Basta ano yung mixture ng gun ng isang semento, tatlong graba. Tatlong tapos tatlong buhangin. Buhangin oh. Yan oh. So 1-3-3. Yan yung mixture ng ating semento. Tapos yung bato, 3/4 na crusher. Yan o. So crusher pa pala na matindi. Ayan. Basta yung mga bato mga ka-farming ay huwag nyo lang ilagay yung mga malalaking bato. No, kasi kapag ka sobrang lalaki ng bato, ayan. Yan yung nakakapaampaw. Yan o. Mga sakto lang yan, no? Yung mga ganito, yung pambala sa tirador. Pero wag yung sobrang lalaki. Asin, so, da man yun, da, ididara. Gara, man. Mga sudara, kilo. Ayan. Hindi dapat yung sobrang, ayan, mga ganito, oh. Yung mga ganyan kalalaki. Iwasan nyo yung ganito mga kalalaking mga bato. Dahil nakakapa, ano ito? Ampaw. Nakakapaampaw yan. Ano? So, yun lang mga ka-farming, ang ating, yan, sa paggawa ng poste. A few moments later. Ayan, nakita nyo na yung frame. Yan yung mga mixture namin na nitong poste. Dapat na dapat mga ka-farming ay talagang solid yung ating poste, no? Dapat is mas maganda yung poste. Kasi dito nakasalalay yung ating parang yung buhay rin ng dragon fruit. Why? Because pag mahina yung poste natin, lalo na dito ka sa open field, minsan dito sa Bicol, is kaparati tamaan po kami ng bagyo. Ano, malalakas na hangin. So, nasa parang top of the mountain itong ano namin, location. So, buwelo ang hangin dito. So, kapag mahina yung poste ninyo, pag mayabong na, makapal na yung mga sanga ng dragon fruit natin, is pwedeng pwedeng mabali lang yung poste kapag mahina yung investment natin sa poste. So, kailangan mga ka-farming is maganda yung invest yung ano natin pakakagawa. Ano, para maging successful yung ating kwan. So, in the end na naman, in the end of the day, kapag alimbawa dumating sa point na magbabawas tayo ng poste kasi gagawa tayo ng mga building, yung poste, hindi yan masasayang kasi pwede yan gawing pang bakod. Yan, pwede yan gawin. So, hindi yan nabubulok. Ayan, so, kaya invest kayo sa napaka
good quality na poste. So kung hindi naman kaya ng ating budget mga ka-farming is meron naman tayong mga kahoy. Kaso dapat yung kahoy is siyempre medyo may kalakihan. Hindi yung katulad nito na alos pang bakod lang, oh, maliliit. Ayan. So napakahirap. So kailangan invest tayo sa cement, no? So advice ko lang ano, so hindi pa kasi ito napipinturahan ng ano, hindi pa kasi ito napipinturahan ng primer para hindi siya basta kalangaw, kalawangin. And then pag kinakalawang ito mga ka-farming, no, pag kinakalawang ito is pag dumating na dito yung sanga ng dragon fruit, minsan nakaka-apekto pa sa sanga ng dragon fruit yung kalawang niya. Kaya ano, pipinturahan pa to, hindi pa to finish, hindi pa siya kwan. Yan, wala pa nga yung mga gulong. Ito pa lang yung nati-ipon. So, ang gulong mga ka-farming, no? Ay 17. Yung sa rim 17. Ano, kung mas mainam, yung sa tricycle, ano? Kasi mas matibay yung sa... Ito, tulad nito. Sa tricycle to. Ito kasi sa motor. Mas matibay yung sa tricycle, yung mga recap. Na tinatawag na mga na-recycle. Kasi ang titibay nila. And then, pang lima, yung ating distance, no? Yung planting distance natin. So dito, parang may pattern ito, ano? May pattern ano? 3x3, tapos 5 para yung sasakyan pasok. Makapasok amo, tama. Ayan. Batch by batch. So, lalo na kapag malawak yung inyong area. Lalo ka mga ka-farming kapag malawak yung inyong area. Ayan, huwag niyong tipirin sa planting distance, no? So, hindi tulad sa akin kapag ako nagbablog, kung napapansin ninyo. Kapag ako nagbablog sa, ano, sa... dragon fruit farm ko, napaka-ikli nung planting distance. So, doon ako sumablay sa planting distance. Kasi nga, maliit lang yung aking area, no? Ayan, wala na ba ulan? Ayan. So, planting distance, this is 3x3. Ayan. 3x row and 3x column. And then, ito, daanan to ng sasakyan. This is 5 meters. Tama, no? 5 meters. Ayan, 5 meters. Sa mga multi-cab na sasakyan para pag nag-harvest. Kasi pag nag-harvest ka didi, sasakitun ka didi ning kuan, king krokar matilya lang. Ako nga ni, pag nag-harvest, yan, difficult yun talaga. Ayan. So, yun mga ka-farming ang ating tutorial sa ngayon, all about dragon fruit, how to establish farm. Ayan. So, ganito lang, yun lang mga ka-farming, no? Ayan. Kita-kis tayo sa ating mga susunod na video. Sana may nakuha kayong kaunting idea kung paano mag-establish ng... So, yun lang mga ka-farming, no? So, ganun lang ang pag-establish ng ano, dragon fruit farm. No, at saka, yan. Simple lang naman. Kailangan lang talaga. So, pag-aralan nyo muna bago nyo pasukin kasi malaki ang investment dito. Ang pinakamalaking investment dito sa part ng dragon fruit is yung concrete post. So, yun lang mga ka-farming, no? Kita-kits tayo sa ating mga susunod na video. Yo, bye-bye!